Good day mga idol. Ayun at bumuti na yung panahon at makakapag-ride tayo ngayon. Mahboula loop lang tayo. Dahil matagal-tagal na rin nang hindi ako nakapag-bike. Let's go! Yung mga idol, kung bago ka pala sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Time check 11:12 ng umaga. At kitang-kita nyo naman na makulimlim pa rin. Kahapon sobrang lakas ng ulan dito, mula tanghali hanggang madaling araw kanina. Pero nakita nyo naman, tuyo na kaagad yung lupa at sumisikat na yung araw. Pero sobrang lamig pa rin. Lamig sobra. Lakas na kahin. Yun. Asa Mahboula pala tayo ngayon, Black One. At ikutin lang natin ang Mahboula para sa ating first ride of the year 2023. Grabe, lakas ng amin. Pinaplano ko rin kasi na mag long ride sa Salmiya. Nangako lang mag isa. At least ito, parang pa-condition na lang din. Dahil sobrang tagal na nung last akong nag long ride. At busy na rin yung mga kasama ko sa trabaho, kaya hindi na kami nagkakasabay-sabay. Sobrang lamig. Namamang dito ang kamay ko. Pero tuloy-tuloy lang din tayo. Dediretso lang natin to. Iyaw ko muna biglayin yung aking pagbabike kasi baka bulkatin. Hindi sanay eh. Marami mga restaurant dito. Ito yung part na hindi pa namin napupuntahan talaga kasi mostly Alkut o sa Egaila kami pumupunta. Hirap pumajak, sobrang lakas ng hangin. Ah, so ito pala yung labas dito. Bakit na mag-ride ng ganitong oras kasi wala masyado sasakyan. Meron man, pailan ilan, pero mostly wala. Saka sumigat na ang araw para dire-diretso na. Mahirap magtrabaho ng umuulan dahil nasa labas yung trabaho namin. First time ko nagawin dito na naka-bike. Hindi ko nagkakamali. Nasa Black One pa rin to. Yun, pahon, hirap. Grabe. Lamig. Yung mga lorry dito, mga nagkakakot ng gamit. Ay, maaraw na. Oh, tama yan. Sa main street tayo ng Black 1. Sa kabila, Black 2 na yan. Sa kabila, ito Black 2. Tawag tayo sa... Hindi pa tayo dito. Ulala. Tayo dito mga idol. Nagiging busy na ang kalsada dahil ano na. Parang rush hour na ulit dito. Dito na tayo sa Black 2. Black 2 na ito mga idol. At diretso dyan papuntang seaside. Ayoko lang sa kasada dito, maraming amps. Yung mga amps dito, you know. Oo, yan na. You know, palabas-labas yung araw, maulap pa rin. Mukhang uulan, forecast kasi dito hanggang mamayang gabi uulan. Wala kahapon. Nakakagutom din pumadyak. Kailangan alerto mga mata mo kasi mga bigla-bigla na susulpot mga sasakyan. Wala pa naman mga bike lane dito. Dito ulit sa western countries or sa Dubai, may mga bike lane doon. Dito talaga wala. Talagang magkikipag siksikan ka sa mga sasakyan. Hindi naman ang hangin, nalakas. O, time check 11:32 ng umaga. At sobrang lakas ng hangin na ipinapahid ako. Grabe. Ayan, pagdating mo dyan, lipat sa daan, seaside na yan. Tayo. Dito medyo maganda na yung kasada. Aspaltado na. So mga part na bako-bako. Smooth na yung takbo dito. So susunod po tayo ng ano, ng pahahid. Kumbaga itong ride ko na to is pa-condition lang kasi matagal akong hindi nakapag-ride. At sa susunod mas malayo dahil baka mabigla ang ating katawan pag nag-long ride ako. Tapos after file, dito tayo na ano, San Mia.
Yun, kahit sa may ano lang, kahit sa may marina. Doon lang muna tayo. Tapos try natin within this year is makapag Kuwait Tower. Sayang wala na yung mga kasama ko eh. Yung iba busy sa trabaho. At yung iba hindi kami nagkakasabay-sabay. Pero hopefully susunod is magkakasabay-sabay kami at makapag-rides ulit kami. Kapunta kong Bubarakia. Ayun mga ito oh. Dito tayo sa may seaside. Yan si Dra. Maraming mga kainan dyan. Ayun yung pinakamalapit ang mga kainan sa amin. May cheesecake factory yan, no? Shake Shack, yan. Royal Pharmacy, ang mga sikat na butika dito sa Kuwait. Sa Mahboula Block 3 na to, Street 20. So from Mahboula Block 1, Mahboula Block 2, and dito tayo ngayon sa Block 3. Yan, si side na dyan, sa kabila. Try natin pumunta. Ito tayo. Ah! Part-part ko na ng Mahboula to. Sasakyan, no? Sana nag-enjoy kayo mga idol sa view na inyong nakikita. Ayan o. At sana din is makapagtuloy-tuloy ako sa aking pagbabike. Para kahit paano is may libangan at makapag-relax-relax lang din. Yun lang at baha. Baha yung party ng ano dito. Ayan o. Bumaha-bumaha. Gawa ng ulan gagabi. Maraming namamasyal din dito ngayon o. Kahit mga nagka-camping meron dyan. Naging mini ilog to. Welcome to Mahboula Beach mga idol. Ayan. Yan ang seaside ng Mahboula. Pumisan-misan, mas maganda pumunta dito para mag-relax. Yun mga idol at balik na tayo sa accommodation at kahit papano is nakapag-relax din. At sa susunod siguro is babalik pa ako dito para mag-relax lang din. Tignan mo ang mahal-mahal ng sibuyas sa Pinas. So dito tinatapon lang oh. Ayun oh, sibuyas. Di ba? Oh. Tulak lang natin ang bike dahil hindi tayo pwedeng sumakay dahil mabuhangin. Delikado baka matumba. Uwi tayo mga idol. At yun, may mga dumarating na rin ng mga namamasyal dito sa Mahboula Beach. Hanggang mamaya marami yan. Dahil paborito rin pasyalan dito yan. Kahit na hindi pa ganun ka develop ang lugar. Dati may ano dito, may playground. So parang tinigil nung nagka-pandemic. Yun, may barbed wire, oh, may fence talaga siya. Para hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao. Siguro dating ano to, dating recreation area to. Kaso hindi nag-click siguro. Okay, so, dadaan. Kasi doon tayo lilipat tayo doon sa ano, sa may U-turn. So 12 PM na po mga idol. At tuloy-tuloy pa rin tayo. Pauwi ng
accommodation sa kabila. Dito tayo dadaan para iwas main street at medyo delikado na sa daan dahil dumami na yung mga sasakyan. Hanap tayo ng mga kain, order tayo kasi after ng long ride is gugutumin talaga tayo. Tara, punta tayo sa Vinta restaurant. Dito yan lang sa may Block 2 ng Mahboula. Vinta is isang Filipino restaurant dito sa Mahboula na dinadayo dahil sa sarap ng pagkain. Yan ang Vinta. Sa Vinta. Sir. So, sir. Patigaw lang ako ng ano, sir? Kapaitan. Kapaitan. Cozy yung lugar, maganda. Sabi ang papaitan dito. Tukinis na, di ba? Ayan mga idol, Vinta sa may Block 2. Yun mga idol, nasa Vinta tayo ngayon at isa ito sa mga Filipino restaurant dito sa Mahboula. Ayan ang Vinta na matatagpuan sa may Block 2 Filipino cafe and restaurant. So meron silang takeaway at meron din silang dine-in. So yun nga, nakuha natin yung ating take out na papaitan at punin tayo, diretso na. Punin tayo mga idol at nagugutom na din ako. Time check 12:13 ng tanghali at kahit tanghaling tapat dito ay sobrang lamig lalo na hindi pa sumisikat yung araw. Pangit lang kalsada dito. Nasa Block 2 pa rin tayo mga idol. Diretso tayo dito. Baglo tayo sa main street kasi mas mabilis dito. Kala din na ganun pa liko-liko. Ang purpose lang naman ng ride na to is para makondisyon, para at least sa susunod na makapag long ride is hindi tayo mabigla. Yan yung mga dito, mga libreng tubig na kung nauuhaw ka pwede kang uminom dyan. Malinis yung tubig, magdala ka lang ng sarili mong baso. Ayun na, tanaw ko na dito ang ating accommodation. At malapit na tayo. Konting padyakan lang. Next na ride ko is Alkut. Sa may Alkut seaside naman tayo. Bumaha kagabi, umulan. Kaya pakubo ang daan dito. Yan ang kagandahan ng mga mountain bike. Pwede sa road, pwede sa mga bako-bako, sa mga rough road. Maraming salamat uli mga idol sa pagsama sa akin. Kahit short ride lang ito ay nakapag-exercise din at nakondisyon tayo para sa susunod ng mga long ride. Sana ay patuloy niyo pa rin akong suportahan at panoorin ng aking mga videos. Nang sa gayon ay makagawa pa ako ng mga video gaya ng mga bike ride na ito. Ingat at God bless mga idol. Keep safe. See you soon on my next vlog. Right, safe.